Naglabas ng pahayag ang DZRH News na walang katiyakan kung dadalo ang nanay ni Sarah Geronimo na si Mommy Divine sa kasal ng kanyang anak kay Matteo Guidicelli na gaganapin sa Italy ngayong March 14, 2020. Gaano ba katotoo ang balitang ito? Maraming usap-usapan na hindi pabor ang mga magulang ni Sarah kay Matteo para sa kanilang anak. Lalong uminit ang chismis na maglabas ng mensahe si Matteo sa kanila Mommy Divine na humihingi ng paumanhin at humihiling na sana ay mabuo na ang kani-kanilang mga pamilya. Gaano ba katotoo na hindi nagpaalam ng maayos si Matteo sa mga magulang ni Sarah Geronimo upang hingin ang kamay nito para sa kasal? Di umano naganap na ang engagement sa Europe noong isang taon habang hindi naka-chaperon si Mommy Divine sa dalawang lovebirds. Sa legal na usapan, walang karapatan na tumutol ang mga magulang ni Sarah sa kanyang kasal dahil ito'y nasa wastong gulang na. 31 years old na si Sarah at 29 years old naman si Matteo. Subalit sa kultura at tradisyon ng Pinoy, importante sa atin na mabigyan ng magulang ng bendisyon ang pagpapakasal ng dalawang magkasintahan. Open secret sa loob ng entertainment industry kung gaano kahigpit si Mommy Divine pagdating kay Sarah Geronimo. Kung matatandaan natin noong 2018, nag-guest si Sarah at si James Reid sa Gandang Gabi Vice upang ipromote ang kanilang pelikula na Miss Granny. Inabangan ng kanyang mga fans kung kailan ito ipapalabas. Ngunit sa kasamaang palad, ang nasabing guesting na ito ni Sarah ay hindi umere sa telebisyon. Naintriga ang mga fans kung ano ang dahilan bakit hindi ito naipalabas. Ayon sa Filipino Star ngayon, nagbayad di umano si Mommy Divine ng halagang 1.5 million pesos upang mapigilan ang pag-ere nito sa telebisyon. Ayaw raw niya ipakita sa mga tao kung paano sinagot ni Sarah ang ibang mga sensitibong katanungan ni Vice Ganda. Sa Facebook page ni Oji Diaz, ipinost niya kung ano ang mga tanong kay Sarah sa naturang guesting. Narito ang post niya. Mama Ogs, bakit po hindi in-air yung guesting ni Sarah Geronimo at James Reid sa Gandang Gabi Vice? According to my source, kung paniniwalaan ko, nag-react si Mommy Divine sa mga sagot ni Sarah sa mga intriguing questions ni Vice Ganda. Tulad sa Guilty or Not Guilty, segment ng GGV, sa tanong ni Vice na nakanood ka na ba ng porn, piliang ngiti raw ang naging reaksyon ni Sarah tapos sinagot niya itong yes, pero yung anime lang. Pati daw yung kung was there a time na naka-experience siyang matulog na may lalaking katabi at ilang pang naughty questions na pinatrim ng pinatrim ni Mommy Divine hanggang sa parang wala nang natirang laman nung episode. Kaya minabuti na lang na wag na itong i-ere. At kung kilala ko si Vice, feeling ko no more next time na siya sa mga ganitong eksena para makaiwas na din sa trouble at sa gastos. Paano kaya yun no? Di ipinalabas, so ano yon? Pinaabono sa Viva ang cost of production? Paminsan-minsan, nagkakaroon ng mga green jokes o malalaswang usapan ang Gandang Gabi Vice dahil nasa time slot ito kung saan tulog na ang mga below 18 years old. Meron din isang nagngangalang Neil Pacheco ang nag-tweet na, "That GGV episode that will never ever air because of Viva and Mommy Divine. Yes, because of Sarah Geronimo's mom. Sayang oras ng mga involved sa episode. Hindi man lang na-promote ang Miss Granny." Sa artikulo ng Morning of Entertainment columnist na si Ed De Leon, hindi na raw bago ang panghihimasok ni Mommy Divine sa mga kaganapan sa buhay ni Sarah. Kung totoo man na hindi ito pupunta sa kasal ng kanyang anak, sana ay magbago ang isip niya, lalo na't ito'y espesyal na araw ni Sarah at ng kanyang mapapangasawa.